Mapagpalang araw sa inyong lahat. Isa na namang kapag napanabik na kwento ang ating pagsasaluhan. Sa pagkakataong ito, humanda at ipikit ang iyong mga mata at maglalayag tayo sa mundo ng kababalaghan. Sa aming bayan, ay mababakas ang masasayang ngiti. Masiyahing mga mukha na sa bawat sulok ay magigisnan ang masasayang labi. At ang lahat ng ito ay kabaliktaran. Dati, panahong 1950, isa ang aking lolo na naatasan sa pagpapalagana ng kapayapaan sa kanilang barangay. Isang trabaho na hindi lamang basta para sa lahat. Dito ay kailangan ng lakas ng pangangatawan upang bunuin ang magdamag na pagpapatrolya. Matalas na pag-iisip para sa mga kritikal na sitwasyong nangangailangan ng mabisang solusyon at desisyon. Tibay ng kalooban dahil hindi lamang ordinaryong tao, mga kaso ang iyong mapanghahawakan, pati na ang iba pang naglilipanang nilalang at mga elemento. Sapagkat minsan na ikwento ng aking lolo noong unang panahon sa aming lumang baryo, sa pagsapit ng 5:00, kumakaripas na ang mga kalabaw at kabayo. Hindi ito upang makipagkarerahan, kundi mag-unahan na makauwi sa kani-kanilang mga tirahan. Hindi naman ito lingid sa aking lolo noon na kung bakit nga ba sila nagkakaganito. At ito ang parte ng kanyang trabaho. Ang pagpapanatili sa gabi ng kapayapaan, bunsod na din sa paglilipana ng mga hindi ka nais-nais na mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Kwento pa noon ng aking lolo, ilang mga hindi mabilang na engkwentro ang kanyang nasaksihan. Mga paghingi ng tulong mula sa kanyang mga kababayan tungkol sa mga nakakapangilabot na pagpapakita, pakikipaghabulan sa mga nag-aanyong hayop na kanilang kinatatakutan. Mga iba't ibang uri ng hayop tulad ng aso, baboy, eksmo, baka, at malalaking kabag o kung tawagin ay paniki. Una ay hindi ito kapanipaniwala sa akin. Ngunit, ang isang malalim na pilat sa may tagiliran ng aking lolo ay ang isang patunay na nang minsan, isang gabi, nang makipaghabulan ang kanilang grupo sa may madilim na talahiban, tinutugis nila ang isang napakalaking baboy. Isang baboy na mas malaki pa sa sukat ng tao at nakakapangilabot ang itsura nito. Na kung sumigok ay tiyak na gagapangan ka ng paninindig ng iyong mga balahibo. Nagmula daw ito sa isang silo ng kanilang kababaryo. Sinusungkal nito ang kanilang silo. Kung kaya dala ng labis na takot ay naghuhumiyaw ang mga ito. Nasa kabutihang palad ay nasa may kalapit na lugar lamang ang kanilang grupo noong gabi, kung kaya mabilis nila itong tinakbo. Naheto ang aking lolo. Walang tigil na hinahabol ang nilalang
sa gitna ng matataas na damo. Mga kasama, huwag niyong hayaang makatakas! Talasan ang inyong mga mata! Sundan niyo ako! Please! Habulin! Buo ang loob nito. Walang puwang sa kanya ang takot. Kung kaya ito ang napiling maging tagapamahala sa pagpapatrolya ng kanilang grupo. Sundan niyo ako! Ngunit, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay hindi nito lubos akalain. Nakalimot ang aking lolo. Dahil ang nilalang na kanilang hinahabol ay mas tuso. Sinadya nitong magpahabol upang sila ay ilihis. At sa may bingit ng isang bangin. Teka! Sandali! Atras! Atras! Huwag kayo sa akin dumiretso! Sandali! At sabay-sabay, bumulusok ang mga ito paibaba. Na halos ang kanilang pagitan sa kamatayan ay gahibla. Dahil kundi lamang sa isang nakausding ugat ng malaking puno ay ito na ang dulo ng aking lolo. Kung kaya dito ay sinikap nilang lahat na kumapit at maingat na ginapang ang daan papaitaas. Teka! Oy! Huwag mo akong kapitan dyan! Mahuhubad yun sa lawal ko! Oy! Wala akong brief! Oy! Oy, teka! Sandali lang! Hindi yan daging! Saging ko yan! Teka! Ngunit, sa kasamaang palad ay may kung sino mang nagtulak ng isang malaking bato mula sa may itaas sa nakakapit na grupo ng aking lolo, kung kaya ay napilitan silang lahat na bumitaw sa kanagpadaos-dos at gumulong-gulong paibaba. Madami pa ang naganap, mga pagpaparamdam, mga pag-aaligid sa gitna ng malamig at tahimik na gabi. At makalipas pa ang ilang magdamag na kanilang pagbabantay ay nasundan pa ang mga kaganapan ng kababalaghan. Walang puknat na pang-aabala ng mga nilalang ang laman ng bawat umaga sa gabi ng kanilang pamamahinga na kung papaanong tila hayok na hayok na umaaligid ang mga kahindik-hindik na mga nilalang na ito. At dahil dito, pinulong sila ng kanilang Kapitan Del Barrio upang mas paigtingin ang kanilang pagmamatiyag sa bawat gabi ng peligro de estorbo. Pinapatawag ko kayong lahat upang masigpitan pa ang pagbabantay sa gabi. Napakalaking abala na ng mga hinayupak na yan. Wala na akong mautusan eh. Kesyo natatakot daw silang lumabas, samantalang napakaliwanag pa. Diyos mio. Topeng, kamusta ang saging mo? Este, ang mga pilay nyo? Inire-recommend ako nga pala sa inyo ang mahusay na manghihilot na si Beng. Subukan nyo at tiyak tanggal ang inyong pagod. Nako, lalo na yung huling serbisyo niya. Napakahusay! Ha? Huh? Hindi naman po kami napapagod, Kapitan eh. Masakit lang po yung katawan namin. Ganun ba? Di dun kayo kay Aling Pakang tumungo. Ayaw nyo eh. Eddie, don't. Kapitan, dagdag sako dalang husana. Para ba? Alam mo na, masipagin pa kami kahit tanghali. Kahit yung konsensya nyo, babantayan namin yan. Oo. Dagdag sahod. O siya, dun sa may likod. Madaming halaman at mga dahon-dahon. Itapal nyo na lamang dyan, sa inyong likod. Diyos mio. Nung tumatambay nga kayo eh, ang lalakas niyong gumasto sa alak. Tapos Wala, Kapitan! Sus!
Dami niyo naman agad sinabi. Ginaho. Ay, naku. Baka kuripot talaga. Subalit, isang hindi makalilimutang tagpo ang ibinahagi pa ng aking lolo. Dahil sa may kalaliman ng gabi, sila ay may natatanaw at kanila itong sinalubong. At kanilang nakilala ang isang tahimik na pamilya, lulan ng isang kalabaw. Na bilang paniniguro at parte ng kanilang trabaho, inusisa ito ng aking lolo kung saan nga ba sila nais tumungo. At tumugon ang isang ginang. Magandang gabi sa inyo mga Ginoo. Naparito kami bilang panauhin ni Ginoong Bernardo Alaksingko. Saglit na nagkatinginan ang mga rumorondang tagabantay. Seryoso, sa kabumulong ang isang kasamahan nito sa aking lolo. Ah! Di Kapitan Kuripot, este, panot, este, alika po. At ayaan niyo pong samahan namin po kayo. Halina ho, dito ho tayo. Kung kaya inasistihan nila ang mga bagong dayo kung saan nais tumungo. Ngunit, matapos maihatid, ay pinayuhan na ng Kapitan Del Barrio ang grupo ng aking lolo na umuwi na. At silang lahat ay maaari ng makapagpahinga. Dito ay labis itong nagtataka sapagkat... Ha? Teka lang po Kapitan! Di ba Biyernes ho ngayon? Mas lalo dapat tayong magbantay. Nasa kainitan kami ng pagbabantay tuwing ganitong araw eh. Para po sa mga anumang nilalang na sumasalakay dito. Dito po sa ating bayan. Saka... Sa. Sige. Mag-ikot ka mag-isa at pauuwiin ko na yung mga kasama mo. Bida ka eh. No. Ito na nga oh. Uuwi na nga. Teka Kapitan. Baka naman pwedeng bumali. Ilang araw na kasi wala pa yung sahod namin eh. Buti ka pa nga. Ang lakas mong pumusta dun sa may sabungan eh. Anak lang, anong bale-bale? Baka gusto mong baliin ko yung braso mo. Noong una ka mo, hanap mo trabaho. Tapos ngayon, naghahanap ka ng sweldo? Aba, abuso yan. Saka huwag mo ko pinapakialaman sa pagsasabong ko ah. Lalo pa, nakita kita doon sa may kabila. Doon ka pumusta. Doble pa. Nye, nakita niyo pa ako talaga doon? We, bakit di ako yun oh? Kapitan talaga oh. Sige na, pabali na. Subalit, mapilit ang kanilang kapitan. Iginigiit na sila ay magsiuwi na at bukas na lamang sila magkikita. Lumipas ang ilan pang mga araw. Dito ay labis nagtataka ang aking lolo dahil tila nababawasan na ang mga dumudulog sa kanilang tanggapan upang magreklamo patungkol sa mga dati ay gabi-gabing mga pang-aabala, lalong-lalo na sa mga nawawalang hayop at iba pa, na ang mga dating pamamayagpag ng mga nilalang ay tuluyan nang unti-unting numinipis at nababawasan. Labis naman itong ikinatuwa ng marami na dahil dito ay mangilan-ilan na din ang makikitang nagbubukas ng alanganin sa kanilang mga suking tindahan. Hoy, parang nakakapanghina na. Ang tagal ko nang hindi nakakapambuisit dito. Ay, paano kaya to? Paano naman kaya kung ako naman yung magpahabol sa mga loko-loko na to, no? Magpanggap kaya akong aswang, no? Nakakaboryong. Yoko ng ganito. Ngunit, sa kabila din ito, ay kapansin-pansin din ang ilan sa kanilang mga kababayan. Pati na ang ilan sa karatig bayan na nagsisialisan. Mga walang malinaw na dahilan kung bakit mas pinipili ang umalis na lamang kung kailan ay unti-unti nang mas nagiging payapa ang kanilang pamayanan.
na pati ang kanilang kinaugali ang pagpapatrolya ay tuluyan ng binuwag bilang tanda ng pagluluwag. Na dito mas napaisip ang aking lolo na kung papaano na lamang na kung sakali man na mawala nga ang takot mula sa mga nakakapangilabot na nilalang ay mapalitan naman ito ng mga kawatan. Ngunit mariin na sinisiguro ito ng kanilang Kapitan Del Barrio, hindi ito mangyayari. Napakalabo. Kung kaya dito ay lalong mas naging mas malalim na palaisipan ang lahat sa aking lolo. Tulad ng paglukob ng malalamig at tahimik na gabi. Kasulukuyan na itong papauwi nang biglang nabuwal ang kanang bahagi ng kanyang karitela. Seryoso? Ngayon pa talaga? Ha? Ngayon talaga? Ay, naku naman oh. Tos Mio, sakit niyo sa ulo. Ano na kaya to? Hey! Galaw na! Bilis! Halos natampal pa nito ang muka dahil sa labis na pagkasuya. Kung kaya, itinabi niya na lamang ito sa may tabing daanan sa kakinalag ang pagkakatali ng kanyang kalabaw upang ipagpatuloy na ang pag-uwi at makapagpahinga. At dito, sa gabing ito, tila unti-unting nabigyan ng linaw ang kanyang mga palaisipan. Sapagkat sa may di kalayuan, sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan, ay kanyang natatanaw ang isang tahimik na kabahayan. Malayo ang lugar na ito sa may kabayanan, kung kaya wala kadalasan ditong nagnanais magawi at iniiwasan ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang labis nitong ipinagtataka ay ang napakapamilyar na kanyang nakikita. Napapailing dahil hindi ito maaaring magkamali, sapagkat ito mismo ang mag-asawang kanyang nakita noong huling gabi sa pagpapatrolya. Subalit, ang malaking katanungan ay kung ano ang ginagawa ng mga ito sa may harap ng tahimik na kabahayan. Dala ng kuryosidad at likas na tapang, inihanda nito ang kanyang sarili sa anumang posibleng mangyari. Sukbit ang kanyang sundang ay inilapit pa nito ang kalabaw sa may gawi ng bagong sartang mag-asawa sa kainusisa. Bumati ito ng pormalidad na nilakipan pa ng payak ng ngiti at sinundan ng ilang katanungan. Magandang gabi ho sa inyo. Sa gitna ho ng malamig na gabi, ano ho ba ang inyong pakay at kayo po ay naparito? Hindi naman ho kayo Bombay para maningil kahit gabi. Di ho ba? Ngunit, sa paglingon ng mag-asawa, biglang kumabog ang dibdib ng aking lolo sa unang pagkakataon. Sunod-sunod na biglang pagtibo, kinikilabutan. Ramdam nito ang biglang panlalami, wari senyales na nasa bingit ito ng kamatayan. Nasa anumang pagkakataon ang ulirat nito ay maaaring bigla itong papanawan. Tila pakiramdam nito ay para siyang gamugamo na nadadarang at matutupok sa liwanag ng isang gasera. Isang kakaibang pakiramdam na hindi nararanasan sa kanyang tanang buhay. Hindi ito makakilos sanhi ng matalim na pagkakatitig. Ramdam na ramdam nito may kakaiba sa mga mata.
ng mag-asawa. Nasa kalamang wari nakahinga ito ng maluwag ng malumanay na nagwika ang Ginoo habang ito ay hawak sa may kamay ng kanyang esposa. Ano man ang iyong mga agam-agam at mga katanungan ay mainam na sa inyong kapitan ka na lamang makipag-ugnayan. Bueno, hindi na kami magtatagal at kami ay tutuloy na dahil tapos na ang aming pakay sa tahimik na kabahayang ito. Magandang gabi. Paalam. At isang simpleng ngiti ang iniwan ng mga ito. Nananatili ang aking lolo sa kanyang pagkakabigla, tila naging tuod. Wala itong nagawa kundi sundan na lamang ng kanyang paningin ang papalayong mag-asawa. Kinabukasan, damang-dama pa rin ng aking lolo Topeng ang kilabot, mga pangangatog, sa tuwing kanyang maaalala ang kakaibang presensya sa harap ng mag-asawa, sadyang may kakaiba at ito ngayon ang kanyang sadya. Pumasok ito sa may tanggapan ng kanilang Kapitan Del Barrio na bago itong magwika ay kinolekta muna nito ang kanyang lakas ng loob habang maingat na binabalangkas sa kanyang isipan ang mga tamang katagang nais bitawan. Ngunit, hindi nito alintana ang kanya palang itsura ay bakas pa rin ang namumuong takot, pagkagimbal, pangangatal na di ito lingid sa kanilang kapitan kung kaya nahuhulaan na nito ang kanyang wala sa oras na pagsadya. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Isinarado ang pintuan at inalok ang aking lolo upang ito ay maupo. Saka inilahad ng kapitan ang buong katotohanan. Topeng, uunahan na kita. Bukas yung zipper mo. Pasensya na kapitan. Nakalimutan ko eh. Sobrang nagmamadali kasi ako dito eh. Papunta sa inyo eh. Bueno, makinig kang mabuti. Alam mo, Topeng, hindi ka namamalikmata at inaasahan ko na ang magiging reaksyon mo. Dahil kahit ako mismo, gayon din ang aking unang naramdaman sa mag-asawang inyong nakadaupan at may dahilan ang lahat sapagkat tama ang kanyang hinala. May kakaiba sa mag-asawa at ang mga kakaibang pagbabago sa kanilang bayan ay ang mga ito ang may gawa. Ang bigla ang katahimikan, mga gabing dati ay binabalot ng takot na ngayon ay tila hinihele ng kapayapaan dahil ika ng kanilang kapitan na sadya pala nitong pinakiusapan ang misteryosong mag-asawa na bisitahin ang kanilang lugar upang mabigyang lunas ang suliraning kanilang iniinda tulad ng mga paglilipana ng mga kahindik-hindik na mga nilalang sapagkat ang mag-asawa na kanyang nakaharap kumakailan lamang ay isa ding mga aswang. Oo, sila ay tulad ding mga aswang. Ngunit, hindi ito basta lamang na mga tipikal na uri na ating tinutugis sa bawat gabi. Mas kakaiba, mas mataas, mas mabalasik. Mga uri ng aswang na pinangingilagan na kahit ng kanila mismong kapwa nila lang ay sila ay kinakatakutan. At sila ang mag-asawang gabunan na dito ito nakilala ng kanilang Kapitan Del Barrio nang minsan ito ay dumayo sa isang parte ng Kabisayaan at kanya itong pinakiusapan na baka sakali
ay kanila itong mabisita at matulungan ang kanilang nagugulumihang bayan. Kung kaya, heto at sila din mismo ang dahilan ng mga biglang pag-aalisan ng kanilang mga kababayan. Nalabis ko ito noon na ipinagtataka na yun pala, ito ang pagkakataon nang inabutan ito noong gabi ng aking lolo. Dahil bunsod ng pakiusap ng kanilang kapitan ay kanila naman itong tinutugunan at batid ng mag-asawa kung sino ang mga maliligalig, peligroso na mga nilalang. Kung kaya iniisa-isa nila ang bawat kabahayan, pinapapili kung sila ba ay maglulubay o handang mamatay. Binasdan ko ang aking lolo. Bakas ko ang kanyang pananariwa mula sa kanyang mga nakaraan. Marami pa po ang naganap na hindi pa niya nais ilahad. Dahil ika nito ay may mga bagay sa ating mundo na mas mainam na iwan na lamang sa nakaraan at kalimutan. Mga kaibigan, ang kwentong ating natunghayan ay nailathala na din sa ibang channel na nakatutuwang nais din nilang marinig ang ating version. Eh, patuwala tayo eh. Patuwala tayo sa kalokohan eh. Kaya, ayan. At kung inyo pong nagustuhan ang ipinadalang kwentong ito na atin naman pong ginulo, ay sorry na. Masaya eh. Diba? Yun lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button, pati na ang notification bell, upang hindi ka mahuli sa biglaang pagsusulputan ng ating mga sariwa, mainit-init, bagong kulo na mga kalokohan, mga kwento. Shout out din po pala sa ating kaibigang channel na Tagalog Horror Classics, lalo na sa nagpadala ng kanilang katangi-tanging kwento na si Mr. Narciso Angeles ng Las Vegas. Sir Narciso, pakamusta na lamang po ha sa may saging ni Lolo. Yun lamang po. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh, everyone, and stay awesome. Peace!